Hi everyone, for this interview, I have with me a young designer who is just starting out in his career. He is from Nueva Ecija. Please welcome Andre Minimo. Hi, Andre. Kumusta? Hello po, Direk. I'm good, Direk. Kumusta Parang po? Kumusta? iba yata ang kulay ng buhok mo. Opo, nagkulay na ako nung pag-uwi ko dito. Nagsasawa na sa brand blood. Ay, hindi, kasi itong si Andre ay talaga isa sa mga upcoming fashion designers. No? Taga Nueva Ecija po siya. Andre, matanong lang kita. Sa anong edad mo anong edad ka nagsimula mag-fascinate tungkol sa mga damit? Sa pagkakalala ko direct, parang nag-range. So 18 to 19 years old po ako. Nung nag-start po ako mag-sketch. Nung nag-start po ako mawili mag-sketch ng mga design. Mm-hmm. Yung nag-start ako sa costume, tapos mga gown, gano'n. Pero itong nagtahi na po ako, nag-start na po ako year 2019. 19 years old po. 19 to 20 po ako. Nung tatahi na po talaga ako ng mga damit. So doon medyo late na ha? Kasi iba as early as 12, 13, 14 nagkakaroon na ng fascination eh, di ba? Pero po, before, nagja-drawing na po talaga ako, pero mga bahay-bahay, mga ganoon po. Kasi yung fashion po talaga, yung mga damit, nag-start lang po talaga siya pumasok sa isip ko nung 18 po talaga ako. Early 18, mga ganoon. Ah, mga ganong edad. Anyway, sino naka-impluwensya sa'yo? Para pasukin mo ang mundo ng fashion design. Meron po ako naging teacher nung senior high school po ako na graduate din po siya ng fashion designing tapos nag-shift into teaching, ganyan. Nagkakaroon po kayo parang sharing ng mga knowledge about fashion, ganyan, tinuturoan niya ako na, ay, pag nag-sketch ka ganito, kapag nagtatahi ka, dapat ganito i-consider mo yung mga ganito. Tapos from that moment po, parang na-open yung idea na parang, ay, ang ganda maging fashion designer, parang ganyan, ay, ang dahil palang pwedeng mangyari. Sa mundo ng fashion, hindi lang siya basta about sa damit, ang dami mo rin dapat i-consider. Tapos, doon na nag-start yung parang tumubo na yung passion ko when it comes in fashion, mga fashions po. Ah, mga Yung ganun. teacher So, ko po na rin. teacher mo. Ay, si Jericho, kumananod. Ayun, Jerry. Si Opo. teacher Jericho. Ayan. Ay, So, si Jericho. senior high teacher mo siya.
Opo, senior high teacher ko po siya. Tapos may isa pa po yung naging kaklase ko po siya. Nag-start po yon nung parang pinagtahi po nila ako ng recycle costume direct. Okay. Tapos, di nag, yun, ma-artsy po talaga ako, pero that time, hindi po ako fashion-fashion ganyan. Ma-arts-arts lang ganyan. Gawa-gawa lang ako ano, ng mga creative something. Ganyan. Tapos, pinagawa nila ako ng costume. Tapos, natalo yon, direct natalo. Tapos, ang sabi sa akin ng mga klase ko, sabi niya, alam mo siguro kaya ako natalo kasi yung gawa mo, hindi siya mukhang recycle. Sabi niya, tapos tumatak sa akin, sabi ko, hindi siya mukhang recycle, bakit ka? Mali na siyang tignan eh, kapag malayuan, hindi siya nagbumukhang recycle, sabi niya. Tapos from that moment, direct sabi ko, ah, oh, okay, so medyo okay naman pala yung mga tahi-tahi ko kahit na alam mo yung direct, wala pang ganun kalalim na knowledge about that. Tapos, yun na, doon na po nag-start. Tapos naging teacher ko po si Sir Jericho, na-open po Ayun. yung idea ng mga So may fashion-fashion. dalawa. May dalawa palang nag-inspire, Yes po, nag-influence yun sa'yo. talaga. Nag-influence sa'yo Opo, pasukan ito. nag-open na mga Tapos fashion. ganito, di ba? Ngayon, nagsasarili ka na bilang fashion designer, di ba? Sa edad mong yan, nahanap mo na ba yung linya mo, Andre? Ako direct personally, I'm still nag-e-explore pa ng mga brand, ng mga line. But, yung mga taong nakapaligid po sa akin, yung mga naniniwala na sa akin, yung mga client, ganyan. Ang nakikita nila, mas tinatangkilik nila ako sa line po ng mga termo. Sa mga Filipiniana, Ah, Filipiniana doon po terno. ako nag-start talaga na, ako doon, sa mga Filipiniana terno, doon ako nag-start nagkaroon ng client, tapos yung nakita nila online, ay, gumagawa ka nila ganito, ganyan, ganyan, nagkapagawa po sila. Tapos, yun po yung tuloy-tuloy talaga na mga ginagawa ko. Pero hanggang ngayon po, open pa rin po ako na baka may mas ma-explore pa po ako na mas lalabas po yung mga creativity juices ko, ganyan. Pero ngayon po, Filipiniana terno po talaga Oo, yung ngayon po bagets ka doon. pa naman, marami ka pang maiisip, marami ka pang, you know, Oo. madidiscover. Tapos, sa ano, sa mga society personalities natin, o kahit showbiz, no? Apo. Sino sa tingin mo, para sa iyo ha, ang perpektong kliyente at bakit siya? Ano mo direct? Meron ako dalawang lagi tinitignan sa mga ganyan. Oo. First, practicality. Yung mga client ko po, mga professional po, yung mga officials, yung meron po akong mga client na doktor, ganyan. Sa kanila, mas nagpo-focus po yung mga very professional na mga damitan po, yun na po, mga Filipiniana, mga terno, mga ganyan. And sa kabilang banda po, tinitignan ko din po yung mga personalities ng mga celebrity po, like mga beauty queens, ganyan. Kasi mas mapuput ko naman po sa part na yun, yung mga creative juices ko po, yung mga gown na very creative, mga ganyan, mga sultry gown, ganyan. So, ayun po. Kasi syempre, So well, sa simula nila, walang particular, wala. wala pa Basta po, kasi ngayon po parang nandito ako ba. sila yung parang gusto mong damitan, gusto mong Opo. para sa iyo perfect clients, no? Tapos Andre, nagtapos ka ng isang fashion design course sa Central Luzon State University, CLSU, no? Ano sa tingin mo yung Opo. pinaka maganda, pinaka the best na ituro ng school mo sa iyo? Ala, direk ang dami. So, 4 years na pag-stay ko po sa CLSU, sobrang dami nilang tinuro na invite sa akin. Pero siguro direct, yung sobrang general talaga is ano, yung maging globally competitive, yung maging ready ka, hindi lang sa local, sa city, sa isang ganito, pero ready kang makapag-compete, not only nationally, pero internationally, ganun. Kasi sa generation po natin ngayon, direct, sobrang daming creative, sobrang grabing daming talented ng mga Pinoy. So, yung competition, especially sa fashion, sobrang laki. So, kapag mag-stay ka lang sa ganito, mag-iiwanan ka. Ganun. So, yun yung pinaka na instill po sa akin na tinuro sa akin ng school ko before po na kailangan sa lahat ng aspect, kailangan competitive ka. Hindi ka pwedeng mag-chill lang na ganito. Okay na sa akin, ganito. Ganun. Kailangan maging competitive ka sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Parang ganun po.
O tapos Andre, Kasi like na-judge. ano, Oh, sige, sige, sige. Tuloy, tuloy, tuloy. Ano, ano, ano? dito, kasi I share ko na lang dito, nung nasa CL po ako sa school, hindi lang po ako basta student, gano'n na, more on academic, gano'n. Nakik-enjoy po ako sa mga cultural, member po ako ng cultural society ng school namin, ng mga dance sport team. So, from that po, talagang na-instill na sa akin from the very first start na competitive. Kailangan mong yun, competitive. Tapos lahat na po nasusunod po yung discipline, sportsmanship, yung pakikisocialize sa mga tao. Doon na po pumapasok lahat Ayun. yun. Tapos ano, Andre, di Yun ba, po. Sorry po lang. ginadge ka namin sa CLSU do sa graduation, ano nyo, show, di ba? Nag-apprentice, kinuha ka, nag-apprentice ka kay sa Filipino Fashion Advocate na si Rene Salud, no? Ano yung mga importanteng natutunan mo sa iyong pag-a-apprentice sa kanya? Sa maikling panahon po na pag-work ko with Mama Rina Salud, sobrang daming bagay po yung naituro niya sa akin. Like, first, hindi ka pwedeng mag-produce ng damit na pwede na. Ganon. Na kung yung pagiging perfectionist sa isang damit, sobrang importante po kasi noon eh. Like, yun yung unang-unang bagay na nakuha ko kay Mama Rina. Hindi pwedeng pag nakita mo okay na siya, it's okay na. Ganun, kailangan sa lahat ng gilid ng damit, kailangan sobrang pulido, sobrang linis. Hindi mo pwedeng bigyan ng any, parang nakikitaan ng dumi yung client mo o yung mga tao makakakita sa damit mo. Kasi magre-reflect sa'yo as a designer. Na kapag meron kang isang maling ginawa tapos sabi, oh, okay na yan, malinis naman siya tignan, ganyan, okay na, maganda naman siya tignan, ganyan. Kasi si Mama Rini sobrang, sobrang perfect niya pagdating sa damit, like, bubukal-kali niya talaga lahat, titignan niya lahat-lahat, ganyan. Konting lipo ng tahe, ang laining, huwag kang magagalit pa ulit. Ganon, sobrang perfectionist in a way na magagamit ko po siya syempre as aspiring designer, ganyan. Ngayon pa lang na-open na ako na kailangan yung i-release mo na damit, kailangan as much as possible, pulido na siya, ganun. Yung kung pwede nga lang first fitting, okay na siya, maganda na siya, okay na yung fit niya, ganun. Yung po yung unang-unang bagay na feeling, ay, hindi ko feeling, talagang madadala ko po siya hanggang sa dulo ng journey ko po as a fashion designer. Throughout my fashion designing journey, madadala ko po talaga siya. Second is yung ano po, yung pagiging creative in a way na marketable pa rin po siya. Ganun. Kasi ako po personally before, yung sobrang pagiging creative ko, parang creative yung damit, pero hindi naman siya, hindi siya wearable, ganun, hindi siya wearable, hindi siya comfy sinusuot, ganun. Maganda siya sa mata at first, pero after that, what's next? Parang ganun. Parang natutunan ko kay Mama Rene na pwede mong i-put lahat ng creativity juices mo sa isang fashion, pero dapat kino-consider mo yung wearable ba siya, comfy ba siyang sinusuot, tapos kung marketable ba siya, ganun. Na after ba na itong run na to, pwede mo ba siyang i-produce, i-release sa market, ganun, pwede mo ba siyang, syempre, practicality si, nasa fashion tayo, hindi lang dahil passionate tayo when it comes to fashion, syempre, of course, so din yung nagiging source of income natin, ganyan. Of So, course. kailangan mo i-consider yung ginagawa mo ba, is marketable ba siya, ma-release mo ba siya sa market, or after ba ng run, o after ba na itong gamitin in the first gamit, is pwede ba siyang bilhin ng someone, parang ganun po. Yun. Eventually, Yun no, po Andre, yung eventually, Andre, negosyo pa din eh, no? Negosyo pa din yan, no? oo. Kailangan kumita, di Oo. ba? Aanhin mo naman yung puro art-art ka, pero hindi ka naman kikita, di ba? Opo. Yun po. Yun yung talagang laging pinapaalala sa akin yung mga na nagde-design po ako na ganyan. Sabi, oh, pag nirelease mo ba yan? May bebenta mo ba yan? May bibili ba yan? Ganun, may magpo-purchase ba yan? Ganon. So sabi ni mama, pwede ka naman mag-release ng damit ng very creative, ganyan. Oo, oo, oo. Na
mabibili pa rin siya sa market, gano'n. Yung Oh, masusuot siya tama. sa mga formal event, Oh, gano'n. correct, correct. Kaya Anyway, sobrang Andre, successful. ngayon meron ka ng sariling shop diyan sa iyong hometown. Nag-decide ka na mag-solo designer. Sa edad mo Yeah. yan, naramdaman mo na bang ito na yung panahon? direct feeling ko, kaya nag-take ako ng risk talaga. Oo naman. Kasi feeling ko, yung mga na-instill sa akin na lessons at knowledge ni Mama Rene, feeling ko, enough na yon. Hindi siya enough eh, kasi parang everyday learning naman sa fashion eh, parang yun. Pero magagamit ko na yon para mag-start na ng own brand ko po. Ganun. Kasi as a designer, kapag hindi ka nagre-release ng sarili mong design, is hindi ka rin makakapag-start ng sarili mong brand. Kaya nga po nang sabi ni Mama Rini, nag-resign po ako. Ay, ang bigat ng day Hindi na naman yun, resign. direct. Ano naman, naturuan ka naman. At saka, sabi nga, kailangan mag-spread ka din ng wings mo. Di ba? Opo, yun, sabi nga po niya. Maiintindihan ko yung inyong sabi niya. Kasi hindi ka makakapag-start ng sarili mong brand. Hindi ka magiging totoong fashion designer. Kung hindi ka magre-release ng sarili mong brand, ng sarili mong damit, sarili mong client, sabi niya. So sa akin, sabi niya, susuportahan kita dyan. And for me po, feeling ko, ngayong may mga opportunity pong dumadating, parang sa palaran, ititake ko lahat po ng opportunity, igagrab ko kasi feeling ko, eto na talaga yung This time. is And, it, oh, this is it. opo, kasi eto na po yung dumadating. Yung, before po kasi pinipray ko na habang nag-work po ako ng marinig. Prayers ko po na sana may mga dumating na medyo malaking client. Ganun yung makakagawa ako ng hindi siya something very normal. Ganun. Yung mapopromote ako sa, direct ng medyo malaking platform. Ganun. Eh, may dumating po direct. Sabi ko, ano, answered prayers. Sabi ko, eto na siguro Ito yon. na sign, So, no? nag-isip ako ng ilang linggo. Opo, Yan na yung direct. So, sign, no? yun, pili ko po. Eto na po yung sign So, and ayun na time nga. para Di on your own ka na, di bilang fashion designer. Sa ano ang, para sa ngayon, ha, sa utak mo at your age, ano ang pinaka single na naiisip mo para matandaan ka ng kliyente? Kasi alam natin direct na sa Pinoy, hindi na bago yung talented na creative. Parang lahat ng designer na umiusbong, sobrang creative nila, sobrang huhusay, ganun. Sa akin direct, isang bagay din na nakuha ko ulit kay Mama Rene, sobrang dami yung naturo sa akin. Sobrang dami. Naman, oo. Ano po, feeling ko, yung pagiging malinis sa paggawa Okay. ng isang ganito. Para dire-diretso Ganun. hanggang pagtanda mo bilang designer, dapat 'yun ang image mo, 'di ba? Opo, kasi alam mo direct before, Oo. based on my experience. Kasi, di ba, direct na self-support ako. Oo. Like, while my during day, ay, college days, during my Oo. college days po, tumatanggap na po ako ng mga tahi, ng mga commission, nag-freelance designer na po ako nun, para i-support po yung sarili ko sa college days ko po, yung mga finance, ganyan. So, may time po na siyempre pinagsasabay ko yung pag-aaral. Tapos, sabi ko nga po, culture member din po ako, cultural and arts member din po ako. So, pinagsasabay ko po yun, yung pag-aaral, pag-training, pagpa-practice ganyan. Tapos, yung pagtanggap po ng mga tahi. May mga times na nako-compromise po yung nire-release kong damit na mamadali, nararush. So, hindi po ganun malinis, hindi ganun kapulili yung mga nabibigay ko sa client. And hindi na po sila bumabalik. Ganun. Yun po yung isang sad part po doon na kapag nag-release ka ng rush na damit na hindi maganda. For sure, hindi na babalik, hindi na uulit sa iyong Ang client. Kasi kliyente. syempre nga, nag-release na nila kung ano yung service mo. Ganun, hindi na sila babalik. Yun po yung isa-isa iniyakan ko na, ala, kaya ko pa naman linisin yun. I can do better than that. Parang ganun. Eh, kulang lang ako sa oras. Parang ganun direct. So, sabi ko, hindi na ako babalik doon. Ngayon, nakaya ko naman ng linisin yung gawa ko, lalo na meron na po ako mga knowledge na paano ko linisin yung gawa ko. Ganun. I will make sure na malinis yung gagawin ko. Hindi na siya basta maganda.
hindi lang ba siya aesthetically maganda, pero yung presentation niya, yung damit itself is malinis. And mauulit siya yung masusot mo siya ng matagal na panahon. Ganun, yung sobrang sulit ng baril. Parang ganun po. Magagamit pa rin nila, 'di ba? Hanggang 'Opo, di ganun. ba? Hindi na For siya ilang one time. beses. So, Andre, Opo. curious lang ako. Kung hindi ka naging fashion designer, kung hindi ka nagtapos ng fashion course sa CLSU, ano ka ngayon? Director ko engineer. Ah, so dun pa rin sa Engineer field po. na yon, sa creatives pa rin. Opo. Kasi before, direct, kung hindi po ako mag-take ng fashion designing na course po, Oo. engineering po talaga yung course po. Yun po yung napasan ko pong course sa CLSU po, which is Oo. civil engineering po. Pero yun nga, pwede ba na-share ko po sa inyo before. Before po ako mag-college, pumasok sa college, nag-work po ako sa Thailand. Nag-work po ako doon. Tapos, nung super dami nangyari doon, tapos, doon din po nabuo yung idea na gusto ko talaga ipuso yung fashion designing kasi po nag-enroll po ako doon ng parang fashion art school. Tapos, nakapasa, may scholarship doon. Pero, hindi po kinala ng family po kasi nako, medyo pricey. Ganun. Masyadong mahal po yung gastos kahit na may scholar din. So, pagbalik ko po dito, late enrollee na po ako. Wala na po akong status sa civil engineering. So, na nakapag-decide po ako na okay, pupuso ko na lang talaga yung fashion designing. So, yun po yung tinuha kong course. So Fashion dapat engineer designing. ka ngayon kung hindi ka nagtuloy. Sana. Opo, di rin. Anyway, Sana. eto, last question, Andre. Bigyan mo ko ng tatlong words na magdi-describe sa'yo. Hoy. Very, ano yun? Pageantry question. O, di Hoy! ba? Di ba? Very pageantry. Feeling ko ano direct. Ano ba? O sige, kung nahihirapan ka, just one, isa lang, isang word na yun talagang masasabi na ayan si Andre Minimo. Nakaipon ako ng tatlo direct. Ah, sige, go, go. Inabas natin yung tatlo. Tatlo direct, yun nga, sabi ko, competitive, firm, and doon pa rin ako sa humble. Dapat lang. Ayan. Uy, huwag na huwag ka magbabago, ha? Tatampalin kita. Oo Huwag naman bago. direct. Hindi, alam mo, Explain ko po ba yung sige, tatlo? explain mo. Explain mo yung tatlo. Yes. Nag-enjoy mag-talk. Competitive direct, syempre, habang tumatagal, lalong lumalaki yung competition. Alam natin yun. Sa industry natin, sa lahat ng industry, palaki ng palaki yung competition. So everyday, yun direct yung hindi ko makakalimutan na sinabi niya na dapat parang ang best competitor is yung sarili. Parang ganun. Of course. Na yung show mo is yun yung magde-describe ng ikaw. Ano yung direct yung line nyo? Oh, Yung yung ano, pinakalayan oo, nito. you're only as good as your last show. Diba? Last show, Ganun yun yon. po. So, parang everyday kailangan ko maging competitive. Of Hindi ka pwede course. maging chill lang sa ganito na okay na, natuwa naman sila sa laso ko, so isusustain ko na lang yun. Parang hindi. So, dapat everyday competitive ka. Sa lahat ng show, sa lahat ng clients, sa lahat ng masterpiece, kailangan creative and competitive ka. Ganun. Oo. Firm, in a way po na, syempre, may mga times na may mga lows. Ganun. Yung mga times pa din na yung gawa mo is hindi ma-appreciate ng lahat. Yung mga times na yung i-compare sa hindi mo kaganda yung sa'yo compare ka ganito. Yung gawa mo hindi ganun kaganda. Hindi siya ganun ka-appealing. Ganun. Hindi sa lahat ng pagkakataon is masasatisfy mo yung client kasi meron silang gustong ma-reach na expectation and syempre as a human, hindi natin lagi na-reach yun. Ganun. And maybe sa mga ibang mga pagkakataon, kulang sa time, na-rush, ganun. So, kailangan mas firm ka, humarap sa ganun. Kasi kapag hindi ka firm, yung loob mo hindi firm, na pumasok sa ganitong industry na sobrang daming mga Competitors. thoughts na hindi, opo, ganyan. Eh, madali ka matutumba, ganun. Oo. Sobrang madali ka Kailangan mawawalan na, firm ka mawawala. talaga. Oo. Opo, super. Tapos, last is, syempre, humble. Dapat. Ganun. Oo. Di ba direct? Oo, dapat. Anyway, Andre, Super. may mga kunwari may nanonood ngayon na taga Nueva Ecija, no? Paano kanila makokontakt? Ay, ayun.
Direct first sa mga ano, sa mga social media accounts, gano'n. Okay, eh, Facebook, ano? Ano ang Facebook? Yan. Andre Minimo po. Yung name ko po, Andre Minimo or Percali Andre. Yung po kasi yung pinaka-brand ko, Percali, yung Percali, name. okay. Opo. So, makakontakt po nila ako sa mga social media ko. Instagram, IG, TikTok, ayun po. Yun din same po, name. Andre Minimo po, Percali Andre. Ayun po, same-same lang din po. Yun. Makakontakt po Opo. nila ako. Sana po mapatronize niyo po itong batang to. In a short span of time, nakasama ko po siya kasi kay Mama Rene, di ba? At the same time, nakita ko na po siya magtrabaho dun sa shop at saka dun sa show namin sa Davao. So, I can vouch for Andre. Sana po yung mga taga dyan sa area na yan, kung gusto niyo pong paggawa, eh pwede po siya. Pwede na po siya. Solo na po siyang designer ngayon. May sarili na... sana mapatronize naman natin ang sariling atin, di ba? So Andre, maraming salamat ha. Thank you for Alam this. na, thank you po sa time, sa pag-invite sa akin sa interview ko na to. Sobrang masaya po ako. Hala, very before, iniisip ko pa lang na hala, sana makatrabaho ako sa direct, sana ma-interview niya ako once. Oh, ayan. Tapos ito na. Hindi, dapat di ba interview natin doon sa Davao? Wala lang oras kasi ang dami naming kausap, di ba? Pero this is the time kasi I like the look better kasi dati medyo blondy yung top ng hair niya. Ngayon talagang designer na siya. Designer na siya, black na yung Medyo ano. formal na tingnan. So say, alam mo, Andre, part of packaging yun eh. Part ng packaging. Opo. Di ba? Kailangan ganon para makuha mo yung respeto ng mga kliyente, para makakuha ka pa ng marami-raming kliyente. But anyway, thank you very much. Please say bye-bye to our audience. Hello po, bye-bye po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa story ko and sa amin ni Direk. Super thank you po sa time na pinag niyo dito. And kay Direk, thank you po. Thank you po sa Okay. pag-interview sa pag-invite. Thank you, Andre. Bye-bye po. God bless everyone. Stay safe.